Good morning, good afternoon, good evening, and welcome back. Tayo po ay mag-devotion sa araw na to. Now, let's talk about being a light. Kahapon, pinag-usapan natin same text no, sa Matthew about being salt and light. So, we focus more on being a salt yesterday, and ngayon naman, being a light. So, sabi nga sa salita ng Diyos, I am the light of the world. Ito po ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Karugtong nung ating pinag-uusapan sa verse 14, ang sabi, nire-remind tayo ni Mateo na sumulat at ang nagsabi ay ang Panginoon, you are the light of the world. A city situated on a hill cannot be hidden. No, isa kang ilaw sa mundo na nakalagay o nakapwesto doon sa burol na hindi kahit kailanman pwedeng maitago. No, ikaw ay ilaw. Parang isang ilaw na gumagabay sa mga barko sa gabi, lalo na para malaman na huwag kang pupunta doon sa area na dahil merong island, baka mabangga ka. Di, parang ganon. So, ilaw, nagliliwanag. Kagaya rin ng kantang, ilaw, sa gabing madilim. Di ba? Yun ay isang kundiman song. Iconic kundiman song, which means, oh, you are the light in the midst of darkness. It's a kundiman song pertaining to beloved, that you are serenading and saying that she is the light, no, in the midst of darkness. No? So she gives light in your uncertain world. Parang ganun. Wow, napakalalim. The definition of a beacon is a person or thing that warns, guides, or offers support. So you are a beacon of light. A friend who offers direction and guidance is an example of a beacon for someone in need. Ano ba ang TIP natin dito? If you want to be a beacon of light, share the good word. Ibahagi mo ang salita ng Diyos, hindi lang sa pamagitan ng bibig, pagkwento sa Panginoon. Higit sa lahat, pakita mo ang pagiging ilaw mo sa mga pamumuhay. Alam mo, through your actions or using your lips, pwede mong ipakita na isa kang ilaw. In verse 15, no one lights a lamp and puts it under a basket, but rather on a lampstand, and it gives light for all who are in the house. Wala naman sigurong tao na magtataklob ng ilaw, no? At sa, kumbaga, mawawala yung silbi nun, di ba? Mawawala yung pagliliwanag sa dilim. You are the light of the world. Your light must shine before all. No, paalala ni Matthew. So, ano pa ang dapat natin matutunan in terms of practical life application or TIP, T-I-P, theory in practice? No. I would rather stand with God and be judged by the world than stand with the world and be judged by God. Kahit mag-isa ka lang sana, tindigan mo. Show your convictions. Do not be a pleaser of man, but be a pleaser of God. In verse 16, sabi doon, in the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Alam nyo, usong-uso ngayon, pagka taga-LA ka, syempre, LA represent Lakers, Clippers, or kung taga-Bay, ano ka ng area, GSW, di ba? So, ganun din, parang nire-represent natin yung mga favorite teams natin. Let's represent God and represent God properly. TIP, eh, huwag mo ipahiya.
si Kristo. Be Christ-like, mabuhay ka na parang si Kristo. Exhibit good manners and right conduct. Be Christ-like in speech, action, and thoughts, no, sa ating pananalita, sa ating paggawa, at sa ating pag-iisip. Sabi nga, ang best compliment that you can get as a Christian is whenever somebody approaches you and sinabi niya na every time I see you, I can see Jesus in you. Wow. Sana sa umaga na to, sa tanghali o sa gabi, hapon o anong oras mo man pinapanood o pinapakinggan ito, dalangin ko na pagbulay-bulayan mo paano ba maging ilaw. Mag-start ka lang sa basic. Huwag ka muna doon sa malalaking bagay. No, sa maliliit na bagay muna, pakita mo na isa kang tunay na Kristiyano na binago ka ng Panginoon. And then challenge mo yung sarili mo na maging Kristiyano ka sa malalaking bahay. Tindigan mo yung mali. No? At kumbaga, samahan mo kung ano yung tama. Dalangin ko na pinagpala ka sa araw na to. Pagkatapos mo magbulay-bulay, I suggest that you go into prayer. Manalangin ka, kausapin mo ang Panginoon. At i-discuss mo sa Kanya kung ano yung natutunan mo sa araw na to. Magandang araw sa iyo, pinagpalang araw sa iyo, a blessed day. God bless you. And we'll see you again tomorrow, I guess. God willing. God bless you. Bye. Babu.